Sa mundo ng musika ay marami ang nasirang banda dahil sa pag-alis ng bokalista na nakakita ng mas magandang opportunities. At meron din namang ginamit ang kasikatang nakuha nila upang magkaroon ng solong karera. Pero iba sila sa tatalakayin nating banda dahil hanggang ngayon ay nananatili pa rin silang magkakasama. Halika mga idol, kilalanin natin ang bandang Sponge Cola na nakilala natin sa mga pinasikat nilang awitin gaya ng Tuliro, Biteo, Jeepney at marami pa. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Ang banda ay nagsimula noong 1998 na pinangunahan ni Yael Yuson at Gash Dilay na parehong mag-aaral sa Ateneo de Manila High School. Sila ay membro ng Chatter Guild sa paaralan na tinawag na Chatro Bagong Tao. Di nagtagal ay naisipan nilang bumuo ng banda upang sumali sa Battle of the Band. Isinama din nila ang dalawa nilang membro na mula sa Chatro at tinawag nila ang kanilang grupo na Sponge na nakuha ni Yael sa isang pamagat ng libro na Mr. Sponge Sporting Tour at pinalad naman silang manalo sa kanilang sinalihang mga kompetisyon at dahil sa kanilang pagkapanalo ay naging popular sila sa kanilang school campus at nagkaroon sila ng mga gig. Dito na rin nila naisipan na ipagpatuloy ang pagbabanda dahil talagang masaya sila sa kanilang ginagawa. Pero hindi nagtagal ay umalis ang drummer at gitarista nila. Pero kaagad naman itong napalitan ng drummer na si Chris Cantada at ang gitarist na si Armo Armobit at ito ang naging permanent lineup ng grupo. Si Yael Yuson on vocals at guitar, Armo Armobit on lead guitar, Gash Dilay on bass, Chris Cantada on drums. Nang maglaon ay naisip na Yael na hindi pwedeng Sponge lang ang pangalan ng grupo dahil di umano ay masyado ng common ang salitang ito. Dagdag pa nila ay noong mga panahon na iyon ay malapit nang mag-boom ang internet na magiging daan upang mag-search ng musika. Dahil kung Sponge lang daw ang gagamitin nila ay baka hindi sila ma-search kaagad dahil baka ang lumabas ay ang literal na Sponge. At isa pa ay napag-alaman din nila na may kapangalan ang kanilang banda na isang grunge band sa Detroit. Kaya dito na sila nagdesisyon na magpalit ng band name. Pero sabi nila ay sayang naman daw dahil nakilala na sila sa tawag ni Sponge. Kaya ang sinuggest ng kuya ni Yael Yuson ay dagdagan na lang daw ng isa pang word. Kaya ang pinagpilian nila ay Sponge Cat at Sponge Dog. Pero sa huli ay napagkasunduan nila na cola ang idagdag at tinawag nila ang banda nila na Sponge Cola na ayon sa kanila ay bagay na bagay sa kanilang tugtugan na tamang-tama lang ang timpla. Pero pagkatapos nito ay inilabas nila ang kanilang original song noong 2003. Andyan ang kantang Lunes at Jeepney. Dahil dito ay dahan-dahan silang lumikha ng pangalan sa Philippine underground music scene. Sa kaparehong taon, ang banda ay tinugtog sa kanilang gig ang isang cover song na Crazy For You. Mula sa awitin ni Madonna at hindi nila akalain na magiging patok na patok ito sa mga kabataan. Dahil ito na rin ang naging daan kaya ang Sponge Cola ay sumikat at nakapasok sa mainstream. Pero ayon sa grupo ay trip-trip lang ang pagkakatugtog nila sa kantang ito. Pero sa paglilinaw naman nila ay hindi nila intensyon na gamitin ang kantang Crazy For You para sila ay sumikat. Kaya daw sila tumutugtog ng ilang cover song ay para pakinggan sila ng mga tao sa kanilang mga gig. Dahil noong mga panahon na yon ay hindi pa masyadong popular yung mga kanta nila at iniiwasan nilang maboring yung mga nanunood. Pero sa kabila nito ay nakakuha sila ng malawak na airplay mula sa istasyon ng radyo at naging number 1 ito sa countdown ng 2 weeks. At noong 2004 ay pumirma naman ang Sponge Cola para sa isang record distribution deal sa Sony BMG Philippines at inilabas ang kanilang debut album na pinamagatang Palabas kasama ang kanilang lead single na KLSP, kabilang ang iba pang mga kanta gaya ng Gemini, Una, at ang remastered na Jeepney. Ang mga ito ay sumikat at naging number 1 spot sa iba't ibang music chart sa Pilipinas. At isa din ang musika nila na bumuhay sa noon ay tumatamlay na OPM. At pagkatapos nito, ang kanilang album ay na-certified gold noong 2005. Ang pangalawang album naman nila ay tinawag na Transit na inilabas noong 2006. Sa ilalim ng Universal Records, ang album na ito ay mabilis din na na-certified gold kasama ang single na Bitiw na nakakuha ng malaking tagumpay
dahil nagkaroon ito ng malaking airplay sa radyo at telebisyon. At naging theme song din ito sa ABS-CBN television series na Pedro Penduko. Andyan din ang pangalawa at pangatlo nilang single na Tuliro at Pasubali. At katulad ng ibang sikat na banda, ay nakasama din ang Sponge Cola sa tribute album para sa Eraserheads na Ultra Electromagnetic Jam. At inawit nila ang kantang Pari Ko. Kasama din sila sa dalawang tribute para sa Apo Hiking Society na Kami Na Po Muna at Kami Na Po Muna Ulit para sa kantang Nakapagtataka at Sana Nga Ba Ang Barkada. Na umani ng mga papuri dahil sa ganda ng kanilang pagkakaareglo sa kanta. Ang banda ay nanalo ng apat na parangal noong 2007 sa Mix Music Award. Tinalo nila dito ang iba pang mga sikat na bandang Pinoy sa parehong categories ng favorite artist at favorite group. At ang kanta nilang Bitiw ay nanominis bilang favorite song at favorite rock video. At sa parehong taon ay muling naging soundtrack ng ABS-CBN television series ang kanta nila sa part 2 ng Pedro Penduko. At itinampok din ng banda sa mix show na Mixilay News. Ang single na Pasubali ay inilabas noong 2008 kasama ang deluxe edition ng Transit at ginamit bilang theme song sa ABS-CBN ng Korean Lovers. Kasama ang deluxe edition ng Transit bonus track na tuloy pa rin Nakapagtataka, Tuliro, Pasubali at Intercept. At ang album na ito ay nag-platinum kaagad sa loob ng isang linggo matapos itong ilabas. At inilabas nila ang kanilang ikatlong album na may self-titled na Sponge Cola noong September 2008. Ginamit din ang kanta nila rito na Puso sa Season 71 ng UAAP. Kasama din ang ibang single na Di Na Mababawi, Walang Katulad, Makapiling Ka at Ait na featuring Gary Valenciano. Nirecord din ng banda ang klasikong kanta gaya ng Closer You and I ni Gino Padilla na ginamit naman para sa commercial ng toothpaste. Sa kabila nito, habang nire-record nila ang kanilang album ay umalis sa grupo si Chris Cantada sa kadahilan ng hindi nakinaya ng katawan nito ang matinding pagod dahil sa mga kabi-kabilang mga gig at mga tours na naging sanhi ng pagkakasakit nito. At nang lumaon ay nag-focus na lang ito sa pagtuturo ng drums sa kanyang channel. At pansamantalang humalili sa kanya si Wendell Garcia na drummer mula sa bandang Pupils. At noong 2009 ay pumirma si Ted Mark Cruz bilang opisyal at bagong drummer ng grupo. At sa hindi nakakaalam, ang Sponge Cola ang pinakaunang banda sa Pilipinas na naglabas ng kanyang bagong album sa format ng MP3 at MP4. Kabilang ang mga nakaraang kanta nila sa mga nakaraang album. Kasama ang mga kanta nila sa isang music player na inilabas noong January 4, 2009. At 2011 ay inilabas nila ang kanilang pang-apat na album na tinawag na Araw Oras Tagpuan. Kasama ang kantang Tambay at nakasama nila sa music video nito ang dati nilang drummer na si Chris Cantada. At nung sumunod na taon ay inilabas ng banda ang anim na track para sa kanilang extended play na may lead single na XGF. Kasama dito ang bokalista ng parokya ni Edgar na si Chito Miranda at ang rapper na si Los Magno. 2014 ay nilabas nila ang panglimang album na tinawag na Ultra Bless. 2016 ay nilabas naman nila ang kanilang panganim na album na Sinag Tala. 2019 ay nilabas naman nila ang pangpitong album na Sea of Lights. At 2022 ay nilabas nila ang pangwalong album na tinawag na Classic. At pagkatapos ng isang dekada, ang drummer na si Chris Cantada ay bumalik sa Sponge Cola at nagdao sila ng isang reunion para sa grupo. At sa huli ay nagdesisyon itong mananatili na ulit na tutugtog kasama ang buong banda. At sa tanong na kung magdi-disband daw ba ang grupo, ay ayon sa kanila ay malabong mangyari dahil di umano ay maayos ang pagsasama nila. Kung mayroon mang nagiging tampuhan paminsan-minsan, ay kaagad din naman daw itong naaayos. At isa pa ay parang tunay na magkakapatid na ang turinga nila na talagang nagpatibay sa buong grupo. Sabi pa nila, masaya na sila kung anong narating nila. Dagdag pa nila, hindi nila pinagtatalunan ang pera dahil yun ang pinaka-iniiwasan nila dahil kadalasan ay nauuwi sa pagkabuwag ng isang banda. At anya pa nila, mahal nila ang isa't isa, lalo na ang pangalan ng kanilang banda. Kung mangyari man daw na maghihiwalay sila, yun yung time na matatanda na sila at magre-retiro na sa pagbabanda. Pero sa ngayon, i-enjoyin muna daw nila ang kanilang ginagawa. Sa kabuuan, nagkaroon sila ng 8 studio album, 5 extended play,
11 compilation albums, 53 singles at 27 parangal.